dadahan-dahanin ko pag-atras, tapos tignan na lang natin yung progress ng kanyang pagbabago dito sa kanyang display, sa kanyang monitor. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel. At sa video po natin ngayon ay magkakabit po ako ng backing sensor or yung mga parking assist para dito sa aking Nissan Navara. Actually po, magpapalit lang po ako dyan kasi nung bagong bili ko po ito, wala pang 1 year, kinabitan ko na po yan ng backing sensor. So dahil sa more than 6 years ago yon ay hindi na maganda yung sensor nito. Kumbaga ano na, defective na yung kanyang sensor. So ngayon, bumili lang po ako sa online at ito po yung aking nabili. Ilalagay ko na lang po yung link nito sa description box. Napakahalaga po na magkakabit po tayo ng mga parking assist or yung mga backing sensor. Especially po pagka mga beginner driver lang po tayo, lalong-lalo na rin kung ang nabili nating mga sasakyan ay hindi naman equipped ng mga parking assist. Pagkatapos, ang nabili nyo pang sasakyan ay van or pickup or SUV na pagka nagbabaking kayo, hindi nyo naman talaga nakikita na maayos yung nasa likuran nyo. So sabihin na natin naka-backing camera kayo at nakikita nyo yun dun sa inyong head unit, still iba pa rin po kasi yung meron kayong sound reminder, yung merong nagbi-beep o may nag-a-alarm pag medyo malapit na kayo dun sa pader, dun sa sasakyan, or kung minsan hindi mo alam, may mga bata na maliliit na tumatakbo sa likod or pumunta doon sa likuran mo. Kung minsan, nabimiss mo yun sa camera eh. Pero dito sa backing sensor, automatic lahat po ng nasa within doon sa range ng kanyang sensor, madidetect niya yun. So mag-a-alarm po siya. Para po doon sa mga interested na maglagay din po ng mga backing sensors, ay panoorin niyo po yung video natin ngayon. Tatanggalin ko po muna yung existing ko na sira ng mga sensor pati yung display niya dun sa aking dashboard. And then, pakita ko na po sa inyo kung paano ito ikakabit. So tara, samahan niyo po ako. Natanggal ko na yung lumang parking sensor. Ang components pala nito, meron siyang box. Yung monitor niya na nilalagay dun sa dashboard. Tapos yung lumabong parking sensor, dalawa lang yung sensors niya. Yung binili ko ngayon, apat ito. So meron siya ritong instruction kung sakasakali, madali naman maintindihan kung mag-DIY kayo. So same lang din siya, meron siyang box. Yung kanyang monitor, kaya lang kung papansinin nyo, modern na yung monitor nito. Mas maganda na itsura kaysa dito sa isa. Tapos, apat yung kanyang sensor. So ito, apat na piraso. Kaya lang, yung kasing ginawa ko rin itong butas sa Navara, yung ginawa ko dating butas, dalawa lang. So ngayon, try ko lang na magbutas dito at saka yung kabilang side doon para magamit ko lahat yung apat na sensor. So tatanggalin ko to, tapos try kong matanggal itong plastic sa ibabaw para mabutasan din yan. Tapos ko nang tanggalin itong plastic sa ibabaw. So medyo mahirap lang siyang alisin kasi yung mga clip na ito medyo matigas tanggalin. Para alisin yan, gumamit lang ako ng long nose, pinipiga ko para mawala dito sa ano niya, sa hook niya. Yung sensor ay dito ko sa lugar na ito, dito ko siya ilalagay. So bubutasan ko yan. Pero bago ko gawin yon, masyado nang maputla yung kulay ng bumper na to, yung plastic. So ang gagawin ko ay papasadahan ko siya ng heat gun para maging fresh uli, maging itim uli yung kanyang kulay.
gumising siya uli. Huwag nyo lang masyadong bababaran kasi matutunaw yung plastic niyan. Yun din ang reason kung bakit iniitim to eh. Kasi natutunaw niya uli yung plastic, kaya yung oil na content noong plastic na lumalabas. Kumbaga, nagiging sariwa siya uli. Kita niyo yung difference. So, gagawin ko lahat ito at saka ito. Ganito na yung itsura ng ating plastic sa bumper. Ano na uli siya? Sariwa na uli. Maitim na uli. Bubutasan ko na siya dito. Susukatan ko yan tsaka dito sa kabilang side para ma-fit ko yung apat na sensor. Nabutasan ko na magkabilang side, tapos nalagyan ko na rin dito ng sensor dito sa kabilang side niya. Tapos kabitan ko na rin ng sensor yung dalawa sa ilalim. Yung mga sensor na ganito, may label yan kung saan dapat yung nasa top. Katulad nito, nakasulat up. So ito yung dapat nasa taas. So may problema ako na encounter, hindi ko na anticipate na yung bakal pala rito, itong metal na to, umuusli pala yan ng dito sa loob. Naka-curve kasi ito. Naka-curve to. So nung i-flat ko dun sa kabila, hindi po papasok kasi sumasayad yung sensor. So gagawin ko na to ng paraan. Ayan o, kitang-kita yung bakal niya dito sa loob. Iga-grind ko na lang yan, chachap ko yung portion na yan para pumasok yung sensor na to. So, ganito ginawa ko. Kinat ko ng grinder, magkabilang side, pati dito sa kabila. Ayan. Kinat ko siya ng grinder. Tapos, pininturahan ko rin para hindi naman siya kalawangin. So, ngayon, pag inilagay ko na itong plastic na ito, yung sensor, shoot na dun sa loob yan. Wala na siyang tatamaan. Ayan, meron na siyang sealant. So, safe na yan. Hindi na yan papasukan ng tubig, putik. Patutuyain ko lang to. Tapos, kakabit ko na yung bumper dito sa ating unit. Naglagay din ako ng label sa bawat sensor, A, B, C hanggang D. So ito yung A, tapos B, C at saka D. Para pagka ini-insert ko na dito sa box ay hindi ako maliligaw. Alam ko kung alin yung para sa right at saka yung sa left na mga sensor. Tapos itong mga wires na to ay iayos ko lang sa ilalim, i-cable tie ko lang yon, i-organize ko hanggang makalabas ako dito sa taillight na ito. Kasi itong box, dyan ko rin nilalagay sa loob. So, okay na to. Ngayon naman, kakabit ko na itong monitor. Usually, kinakabit ito dun sa ibabaw ng dashboard. Tapos, papakita ko na rin kung paano ko ilalatag yung wire nito dun sa mga gilid ng step seal. Tapos, kung paano ko rin siya ilalabas dun sa interior cabin, papunta dito sa housing ng taillight. Yung dating monitor ko, dito nakalagay sa gilid, malapit dito sa A-pillar.
ayoko kasi na nandito sa gitna ng odometer. Nakaka-distract kasi pagka nagda-drive ka. At ayoko rin namang ilagay dito sa gitna ng dashboard. Kasi yung wire neto ay itatago mo pa. Dadaan pa yan dyan sa dashboard. Tapos ganito nga pala yung itsura nung dati kong monitor. So ito yung bago ngayon. Marami pa rin available na ganitong klase sa online. Kaya lang yung ganito kasi medyo modern na siyang tignan. Kaya susubukan ko naman ito. So same location, dito ko lang din ilalagay. Okay na to. Nakadikit na yan. Yung wire naman na to ay paparaanin ko yan dito sa gilid, dito sa may A pillar hanggang makarating ako dito sa ibaba. So paparaanin ko lang yan dito sa step seal. Syempre, itong mga wire na to ay i-cable tie ko yan para naka-organize habang papunta ako dun sa likod. So dito sa kabilang step seal, dito sa pintuan sa likod, again, iaayos ko lang yan kay cable tie ko hanggang makarating ako dito sa likod ng interior. So, yung iba nagtatanong kung paano ko ipinalalabas yung wire papunta sa labas ng sasakyan. So, meron tayong mga rubber grommet dito. Kung mapapansin nyo, yan yung lagi kong ginagawang exit para makalabas yung mga wire. So, ipapasok ko lang yung wire dyan hanggang makalabas ako dito sa sasakyan na. Tapos igagapang ko lang, i-cable tie ko dun sa chassis sa ilalim hanggang makarating ako dito. Insert ko lang ito dito sa rubber grommet. So sa unang gagamitin niyo ito, wala itong butas. Hiniwa ko lang yan ng cutter. Katulad nung ina-expect ko, maikli yung wire ng monitor. Kasi nung tinignan ko yung unang nilagay ko, mas mahaba siya ng almost half meter. So tama sana yung kalahating metro, makakaabot ako dito sa housing ng tail light. So since hanggang dito lang ito, hindi ko na ilalagay sa housing ng tail light yung kanyang box. Dito ko na lang din ilalagay yan, babalutin ko na lang ng electrical tape para hindi mabasa. Hinugot ko uli yung wire na itong mga sensor. Insert ko na sila dito sa box. Merong label yan, A, B, C, and D. Kaya kung matandaan nyo kanina, ay nilagyan ko ng label yung bawat dulo nitong ating sensor. Para hindi ako maligaw pag kinakabit ko na dito sa kanyang box. Yun namang slot dito para sa monitor yan. At yun dito sa power supply. So ito yung power supply niya na wire. I-insert ko na rin yan dito. So ito,
binalot ko lang siya ng electrical tape para hindi siya mababasa. Tapos dito ko siya ipupwesto, kakabitan ko lang siya ng cable tie. So okay na to. Na-cable tie ko na yung mga excess na mga wires. So ang naiiwan na lang ay itong positive and negative wire. So ipapasok ko yan dito sa housing ng ating tail light. So ito na yung sa power supply. Ikakabit ko siya dito sa reverse light. Sa Navara, yung black wire, yun ang negative. And then yung blue wire, yun ang positive. So ikukunik ko lang ngayon to. Okay na, tapos ko nang i-install. Mag-testing naman tayo. Check natin kung accurate ba yung reading ng ating parking sensor. So, i-reverse ko. Nandito yung ating monitor. Ayan, ganyan ang itsura niyan. So, wala pa tayong reading, kaya nakapula lang ito. Tapos pag walang nadidetect yung sensor, nagbiblink lang na blue. Kasi ang kanyang range ay nasa 2.3 meters. Atras tayo, check natin. Dahan-dahan ko lang i-atras. Okay, so yun. Nagkaroon na siya ng reading na 2.3. Pero sa 2.3 ay hindi pa siya nagbibigay ng beep or ng sound, ano? Tapos blue rin yung kanyang color sa right at saka sa left side. So ngayon meron ako ritong metro at susukatin ko kung tama ba yung 2.3 na yon, kung eksakto ba siya. Sukatin ko ngayon, andito yung sensor. So apat yan, dito na lang ako magsusukat. Ito yung 2.3, oh. Sana nakikita sa camera. Ayan, 2.3 yan. So, eksakto. Hanggang dito siya. So, accurate siya. Ngayon, atras pa tayo. Tignan natin yung 2 meters. Atras tayo, dahan-dahan. Okay, 2 meters. Sukatin lang uli natin. So tama, 2 meters, ayan, no? 2 meters yan. So sakto rin. Atras pa natin ng konti pa. Ngayon, tignan ko naman kung kailan magbabago yung mga ilaw nito. So atras ko uli ng dahan-dahan. Okay. So sa 1.5, nagbago yung ilaw dito tapos nagbi-beep siya. Ibig sabihin, yung right side natin na sensor, nakaka-detect na siya sa 1.5. Atras ko pa ng konti. Okay. So yun. 1.4, 1.3, sabay na silang nakadetect. Okay. So iche-check ko yan. Tignan ko kung tama yung reading sa 1.3. Medyo may difference ng konti. Siguro mga 2 inches. Pero dito sa kabila, ito yung unang naka-read eh, ng 1.3. So ito, may difference lang ng 1 inch. Okay? So, kumbaga, yung difference na yon, medyo acceptable pa yon. Maliit na maliit lang yung ano niya, yung error niya. Atras ulit tayo, dahan-dahan. Okay. 1.1
yung yellow color, dalawang bar na magkabilang side. So, right and left sensor natin. Okay? So, atras ko pa ng konti hanggat makaabot ako sa 1 meter. Ayan. So, atras ko pa ng konti. Tignan ko kung hanggang saan yung measurement bago umilaw din itong dulo na to. Plus, kung mapapansin nyo, medyo nagbago yung beep niya. Mas mabilis na ngayon kesa kanina. Nung magdalawa yung bar na naging yellow, mas bumilis yung beeping niya. Op, okay. So sa 0.7, naging pula na yung dulo. Tapos yung dalawang bar niya rito ay yellow. So baba ulit tayo, check natin yung 0.7 kung accurate reading nga ba yan. So ganun pa rin, almost 1 inch na difference. So okay pa rin yun, napakaliit lang nung difference na yun. Okay, 0.5, dalawang red na yung lumabas. Atras ko pa ng konti, 0.4. Oh, okay. Sa 0.3, nag-start ng, advance ko lang ng konti ah. Ulitin lang natin. Reverse ko ulit. Okay, 0.4. Okay, 0.3, nag-red na sila lahat. Tapos yung beeping niya, kung mapapansin nyo, mas mabilis na ngayon uli. So, gusto ko lang i-measure kung hanggang sa pinakahuli nito, ito yung parang final niya eh. Kumbaga, pag naabot nyo yung 0.3, hindi na kayo dapat pang umatras. Ito na yung maximum. Check lang natin kung tama yung 0.3 na yon. Sakto pa rin, no? May almost 1 inch na difference. Pero kung papansinin natin, almost accurate yung reading ng mga sensors. So sakay tayo ulit, check natin yung nakita natin kanina na nag-zero na siya. Dandahanin ko, atras ko ulit. Okay, pag lumakpas tayo ng 0.3, mag-automatic zero na siya sa reading. Pagkatapos yung red natin dito na warning sign, nagpa-flash na siya. Tapos continuous na rin yung kanyang beep. So talagang hanggang 0.3 lang tayo. Ito danger na to talaga, hindi na dapat umabot dito pag matras tayo. I-atras ko lang uli ah. Dadahan-dahanin ko pag-atras, tapos tignan na lang natin yung progress ng kanyang pagbabago dito sa kanyang display, sa kanyang monitor. Tapos ko na pong ikabit yung parking sensors, nakita nyo naman na nag-testing din tayo. At nakita natin lahat na almost perfect yung kanyang reading. Ganun din yung kanyang monitor sa loob. Ang ganda rin yung kanyang display. Plus, nabibigyan tayo ng mga warning. Unang-una sa distance, nakikita natin yon. And then dun sa kanyang beeping sound. Masasabi ko na napakagandang upgrade nitong parking sensors para sa ating sasakyan. At kung gusto niyo pa pong makakita ng mga ganitong klaseng mga video, subscribe lang po kayo sa ating channel. And don't forget to click the notification bell para every time na mag-upload po ako ng bagong video, pwede po dito sa Navara, pwede doon sa Wigo, or yung bago nating kino-content ngayon na motorsiklo, ma-update kayo kung ano yung mga gagawin kong upgrades sa mga sasakyan na yan. So marami pong salamat, and I hope to see you again on my next video. God bless.